Oy! Okay mga bossy. Ah, syempre, ano pa nga ba? Andito na naman tayo sa ating favorite segment ng mga may favorite. Ang Lazada and Shopee everyday item. Actually, Lazada and Shopee na kasi dati puro Lazada lang tayo. Eh lately kasi no, upon browsing sa Shopee, may mga item na mas mura sa Shopee. At legit din ang seller. So, same seller nga lang eh. Minsan nakita ko, itong seller din na to, nagbibenta sa Shopee, iba yung presyo. Meron din siya account sa Lazada na same item, pero mas mataas ng konti. So, vice versa lang, no? So, yun yung mga bago nating maipapayo bilang tips sa mga online sellers. Check nyo muna sa Shopee, same item ng nakukursunadahan nyo sa Lazada. At ganun din yun. So, i-check nyo rin. At kung hindi man same seller, i-check nyo ang kanilang feedback at reputation. Okay? So, meron tayong dalawang item ngayon. Pero galing lang ng Shopee. Hindi dumating yung ating Lazada, no? Nauna sila eh. Pero tingnan nyo mga previous video natin na una yung tatlong item from Lazada. Okay. Sasabayin na natin itong dalawa. Ang unang item natin ay galing kay may seller ba pag ano? Ninja Ban. Sino bang ano nito? Walang nakalagay kasi pag Shopee. Bali, iaano ko na lang. Lalagay ko na lang sa description. So, ito ay couple watch, no? Mura lang to. Magkano lang to? Magkano to? $289 kasama shipping. Ano to? Hindi naman siya original. Siyempre, $289. Dalawang relo. Pero Puma siya. Puma. Okay. Sana nga ay couple watch kasi isa lang ang box. So, titignan natin sa loob. Tcharan! Uy, dalawa! At kaya kasabi ko lang kanina, Puma. Adidas pala. O, di ba? Oh, kulay puti pa. E, samantala yung order namin, pula. Anyway, maganda naman. I like din naman. Nabasa mo, di ba, yung isang comment? Mm-hmm. Oh, tama, same yung comment. Isang review. Yung isang review dun ng seller, Puma ang order niya. Adidas yung Puma ang order niya, Adidas ang dumating. So ayan ha, kitang-kita niyo yan mga bossing, ebidensya yan ha. Naka-sealed yung plastic. So ang dumating ay Adidas. So okay na yun. So ibig sabihin na sa unang-una pa lang, sablay na si seller. Tingin mo yung seller lang. XND.ph. Ha? Ayan, ang seller ay si XND. XND.ph. Ha? Ang masasabi ko sa'yo, ayusin mo yung pagbibenta mo. Pero maganda rin naman. Sa $289, pwede na rin. Kahit mabibili mo lang ito na $150 dyan sa ano sa labas. Okay, dito daw, ano naman, free shipping naman. Diba? So, napakalabo. Ang order namin, ay XRVD. XRVD daw po, mga bossing. Okay, sige. So, diba, napakalabo. Kitang-kita nyo. Ang order namin ay kulay pula na Puma Watch. Pero ang dumating ay kulay puti na Adidas. Actually, nandun na rin sa review yan eh. Eh, hindi naman kasi ako umorder nito siya. At ako lang ang namili ng design. Kaya, okay na rin. Ayan, kitang-kita po. Hindi po Puma. Pero, para sa akin, okay lang naman. Sa halaga nito, eh, pwede lang gamitin yan. Pang ano, panabla. So, ayan ha, sablay. Seller, sablay ka. Sino yan? XRBD. Ha? O, di yan, makikita nyo dito yung mga sablay na seller. Eh kasi sa akin okay lang kumpara sa akin. Magagamit ko naman yan. Pero syempre yung ine-expect mo na item ay hindi mo natanggap. Binayaran mo naman siya ng tama. Okay? So shout out para kay XRBD. You are definitely down. Okay? Dito tayo sa second item. Yung second item natin ay ito computer parts to. So nakalimutan ko yung seller nito. Natin ha. I-announce na lang natin yung talagang ano seller pag talagang sablay. Pero dapat kasi ina-announce yun eh. Gaya sa Lazada. Nare-review ko na lang yung ano ko. Ako kasi yung order nito eh. So ito ay... Ah, ito pala. Ang sa post nito, King Bao LED Fan. Pero may nabasa din ako doon na comment na may dumating sa kanya hindi King Bao. Kasi mas kilala yung King Bao eh. Pero sabi ko nga, kahit may ganung review o comment, okay lang sa akin kahit hindi King Bao, basta LED fan. So, check natin. Para kay seller.
Nabasa ako dun eh. May dumating yung brand hindi King Bao. Pero parang na naman yun. Pag pinaus mo nga lang kasi King Bao, mas maraming bibili. King Bao ng ina niyan. King Bao ng ina niyan. Tingnan natin. Hindi sa... Mga sablay ang unang item. Yun, hindi lang sablay sa brand, no? Sablay pa sa design. Oh, kita mo. Actually, okay lang to eh. Ilalang bra- same lang to, sticker lang pinalitan. Okay, wait lang ah. Mm. Diba? Sine-expect ko naman to. Takit okay lang talaga. Oh, ang post niya ay King Bao. Ah, pero ano dumating ay Koyo. Which is wala namang problema. Kasi kung titignan yung mabuti, mga bossing, same lang yan. Ng King Bao. Kasi marami akong mga stock ng King Bao na fan. So, diba? Yan ang sinasabi ko sa minsan. Bakit mas lagi akong kumukuha sa Lazada? Kasi mas matitino ang mga seller. Hindi ko nilalahat sa Shopee. Ha? Mas maraming matinong seller sa Lazada kaysa sa Shopee. Okay na, 2 items for today ha, sablay parehas. Pero sabi ko nga, di ba, totally, nagpapaya ko check ang legitimacy ng ano, seller. Eh kaya ako naman ito, sabi ko, kahit Koyo pa yung dumating, okay lang. Kasi same lang sila. Sticker lang pinagkaiba, nirebrand lang. Oh, pero, appearance at lahat to, para sa parehas yan. Oh, kasi mas mura nga lang to. Kaya sabi, bili ako ng King Bao, mas ano yun, mura lang to, 130 lang isa. Yung King Bao, say 170 na. Diba? So, pwede na rin. Pero kung makikita nyo talaga ang kaibahan between Shopee and Lazada, mas maraming palpak na seller sa Shopee. Ha? Although may palpak din naman sa Lazada, pero mas karamihan nasa Shopee. Kaya nyo to, dalawang item, di ba? Ang lupit. So, talagang sablay sila. Anyway, yan mga bossing, ating item for today. So, again ha, unang-una, lagi naming sinasabi sa inyo na dapat always check yung legitimacy at reputation ng seller. Ganyan. Siyempre, yung iba may stress dyan, di ba? Actually, sarili okay lang sa akin, pero talaga sablay, ang layo eh. Puma, tas Adidas, kulay puti pa. Gaya na sabi ko, ito namang sa Koyo na to, dahil nabasa ko din yung comment na gano'n, Koyo daw yung dumating. Eh, sabi ko, di ba, kahit ko yung dumating, okay lang. Pero ganun pa man, di ba, ang mali, ay mali. Kaya kayo mga seller kayo, ayusin nyo yung pag-sort out ng mga orders, o kaya huwag kayo magpo-post ng misleading ads. Misleading kasi yun eh. Pagaya ng iba, di ba, nag-expect na Koyo, ay ng King Bao, eh darating sa'yo ganito. Eh kung technically hindi mo naiintindihan, na itong mga to, isa lang naman pinanggalingan na factory niyan, na pares na parehas, o pati physical deal. Sticker lang ang pinagkaiba. Yung mga seller kayo, kung para makabenta lang, magmi-mislead. Pangit po yan, mga bossing. Okay? Until our next video. May darating pa tayong isang Shopee item. Pero sure yun, dahil easy-peasy ang seller. No? Okay, abangan nyo na lang yung mga bossing. Upload natin tomorrow. Rock and roll.